sa'yo. Sabi mo mawawala ka for a while. Pero harapin naman din katotohanan, mayroon kang kasong kailangan pangharapin. At nadagdagan pa ng panibagong investigasyon nang lumapit si Katrina ulit sa NBI. Actually, hindi na ako nadami doon eh. Wala na pangalan ko. Ibang tao kasama na. Kasama pa rin doon eh. Tapos nadagdagan pa ng mga bagong mga pangalan, which I think kilala mo. In that aspect, parehas naman kami ni Katrina ang gustong mangyari. Parehas namin gustong malaman sino na. Kasi para sa akin, kung para sa akin nun, nung umpisa to, nung dati ang nasa isip ko is parang magkakampi sana kami dito eh. Kasi merong gumawa nito sa amin. Kailangan natin malaman, Katrina, sana kung sino itong gumawa sa atin ito. Pero nangyari, parang kailangan isang fall guy eh. Pakiramdam ko yun na nangyari. Ako na lang yung fall guy. So for the moment, for the whole year, I was being trashed, inaalipusta, tinawag ako ng kung ano-ano. And siguro naman, tapos na yung taon, natuto na ako ng dapat kong matutunan. Nagawa na ng lahat ng tao ang nilang gawin, na isang pa na yung mga kaso. Siguro naman, nagkaroon na ng katahimikan yung iba dahil kung ang gusto nila is mawala yung pagiging doktor ko, naibigay na rin sa kanila yun. And ngayon, iwan na lang siguro natin sa korte. Do you still see Dr. Vicky Bello with you in the future? Interesting question, no? Anong tingin mo, Tim? Tingin ko kasi nakatatulong siya sa katawan mo. I'd like to believe na hindi kami friends lang. Pero at this point, kailangan na namin, it's for her safety na rin and her peace of, and the peace of mind of those around her and her friends na maghiwalay muna kami. And that's the reason why I'm taking a sabbatical. Kasi ayoko din malaman kung ano yung mangyayari. Ayokong makita. Siyempre, para sa akin, masakit pa rin makita na may kasamang iba yung dati mong, yung minamahal mo na tao, di ba? Pero totoo ba na meron na siyang iba? Wala. Meron din nagsasabi na meron ka daw iba. Is that true? Ibang ano? Ibang minamahal daw. Wala. Hayden, so how are you now with Vicky's children, Quart and Crystal? Actually, hindi ko pa ina-assess. For a while, pinagtanggol ka na ni Crystal eh. Oh, nung huling nakausap namin naman si Crystal, wala siyang sinasabing masama. Kasi mabait kasi talaga. Mabait kasi talaga si Crystal sa kasi Quart. Napakabait ng tao ng dalawa. Actually, yung buong pamilya na napakabait na yun. Kaya nga, Pati si Atom. Diba? Kaya nga nakaka-guilty din on my part na dahil sa nangyari, is pati sila na dami sa kasuhan. When was the last time you spoke to Vicky? Kanina. Okay. Ano pinag-usapan niyo? Tungkol sa mga plano ko, anong gagawin? Pinag-uusapan niyo pa ba pag may mga ganyang lumalabas? Pinag-uusapan niyo pa ba ni Dr. Vicky Bello yung mga ganito? Hindi kasi ako, or you don't open. Matagal na natuto na ako na wag na magbasa eh. Kasi iba-ibang nakasulat, iba-ibang ano. Tapos karamihan naman panay negatibo. Kaya nakakasakit lang, saka nakakasama na ng loob. Kaya parang mas maganda na lang wag na lang magbasa. So every time na may mga bagong balita, as much as possible, yung hindi na lang nila sinasabi sa akin. Kahit mga magulang ko pag nababasa nila, hindi na lang nila ano. Alam mo ba, na-plan siya na lahat. Okay na, malinis na lahat, maayos na lahat. May bala ka pa bang bumalik sa showbiz? Sa ngayon naman, sasabi ko wala. Ang bala ko, gaya na sabi niya, ang bala ko to go into business, to become an entrepreneur instead. And build a life around what foundation I can build. Yes. In that aspect. Dito sakali man bibigyan kita ng pagkakataon na humingi ng pamanhin. Kanino ito at ano ang sasabihin mo? Sa akin maraming beses na ako nag-sorry. Maraming beses na ako nag-apologize sa maraming tao. Kay Katrina nag-apologize ka na. Yung tapos yung iba tinanggap, yung iba ang interpretasyon nila is wala kang remorse, hindi ko nakikita. Which I find unfair kasi hindi naman kami nagkakausap, paano mo ano nalaman, di ba? And kung merong isang tao talaga na dapat pinaka maghumingi ako ng tawad, hanggang ngayon para sa akin si Vicks pa rin eh. Kasi kung isipin mo, kung sa lahat ng nangyari, ang pinaka kasalanan naman doon is yung pagtataksil eh. Sumunod, yun ang pinaka kasalanan doon, yung pagtataksil eh. Sumunod na lang doon yung nagawa kong pagkakamali, na gumawa ako ng record ng pagtataksil. At yung kasalanan ng sumunod na tao na kinalat. Pero kung isipin mo, nagsimula sa pagtataksil. So para sa akin,
dalawa kami ni Katrina may kasalanan doon. At sana dalawa kami na, nakakita na meron kaming, kaming dalawa ang nag-umpisa. Pero ang nakikita ko ngayon, eh siyempre ako, alam ko naman makakasuhan ako. Pero kung si Vix kinakasuhan din, parang ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa makakasuhan. Pero nakikita ko, na sa akin kasali ako doon sa pinagsimula ng kasalanan. Kaya ako kay Vicky ako humihingi ng tawad. How do you intend to reconnect with Nailoli? Ang definition kasi ng kaaway para sa akin is kung ikaw galit ka sa akin, kaaway mo ako. Ayun, kaaway kita supposed. Hindi ganun ba yung sinasabi? Pero pag ako, hindi ako galit sa iyo, hindi kita kaaway. So para sa akin kay Manay Lolit, hindi ko kaaway si Manay Lolit. Galit siya sa akin, kaaway niya ako, pero hindi ako galit sa kanya. Isa pang bagay na natutunan ko dito is pag move on natin from 2009 to 2000, hindi ko pwedeng dalhin lahat ng galit, lahat ng sama ng loob, lahat ng ano pa bang inggit o kapikon, pagiging pikon, sama ng loob. Lahat ng sama ng loob hindi ko pwedeng dalhin. Ang pwede ko lang dalhin is lahat ng mga lessons na in-offer noong 2009. At yun lang ang dadaling ko sa 2010. 2009, napakaraming nangyari sa buhay mo. I'm curious to know kung ano ba ang Christmas wish mo. Sana yung trials matapos hanggang dito lang sa taon na to para makapagsimula ako ng bago sa January. Sana by January, hindi na ako habulin ng intriga. Sana by January, nakapagpatawad na yung mga tao na kung kanino ako nagkasala. And sana by January, yung mga tao na apektuhan, lahat pagpalain. Diba? Mm-hmm. Pagkatapos nun, ano ba ang magiging New Year's resolution mo? Ang shortcut ko dyan, HIS eh. Mayroon akong pinagawa na bracelet na kasulat, HIS. Mm-hmm. Yung ibig sabihin ng HIS na yun is humility. Pagpapakumbaba, integrity, integridad, non-corruptibility, sinasabi mo yung kailangan mong, yung ginagawa mo yung sinasabi mo, and service, yung buhay mo para sa ibang tao. At lahat yun, HIS, HIS, tandaan lang natin, yung anak, tayo lahat ay anak ng Diyos. So yun lang yung reminder ko sa sarili ko, araw-araw,